Guys, home service tayo ngayon. O reminder lang po. Halimbawa po, meron po tayong dinadaanan po na baha pagdating ng yung uwian. Ito po, issue po kasi ng ganitong sasakyan. Kahit anong sasakyan po, kung brake drum, kung uminit po niyan, tapos dumaan po kayo ng baha, nangyayari po dyan, pumapasok yung tubig, tapos kung nag-handbrake po kayo, halimbawa po, mga 100 meters o kaya yun po, pinakano po yun, 100 meters o 200 meters pagdating nyo sa bahay, kung hinanbrake nyo po yan, kinabukasan po yan, naninikit. Ganito po ang story po nito. Kaya nalinis natin sa kabila, ginamitan natin ng brake cleaner, punta natin yung kabila, liniliha. Bro, halika na muna, yun o. Kung pansin nyo mga guys, halika. Kung pansin nyo po, baka mo. Nanikit po yung nakita nyo po yan. Ito po yung brake shoe po niya, nanikit. Ayan nyo po. Meron siyang portion na nanikit. Ito. Ito po, wala. Ito po yung natural niya. Tapos sa kabila, yung opposite niya po, ganun din po. Nanikit. Ayan, gagawin natin dito mga guys. Ilis natin ito ng liha. Sandpaper. Ayan. Tapos, itong ito, gamitan natin ng brake cleaner. Yan po. Yan. For reminder lang mga guys, kung galing po kayo, ulitin natin, kung galing po tayo sa sa baha, yung yung 200 to 300 meters po, pagdating natin sa destination natin, sa bahay man o kahit saan, huwag nyo munang i-handbrake. Ang gawin nyo na lang muna, patay nyo yung makina, ilagay nyo sa primera. O kaya, segunda. Primera po, pinaka-the best. Para low gear po siya, hindi kaya hindi siya atras. O kaya kung pinaka-safety po, kung pinatay nyo, ilagay nyo sa primera, lagay nyo ng kalso. Para po hindi manikit. Kasi ulitin natin, kung pagdating po sa bahay nyo, kahit saan, yung tinakbo nyo po na 100 to 200 meters po, pwede pong manikit po yung brake shoe dun sa brake drum. Yan. Ganun lang po. O reminder lang po ito. Brake na nanikit dahil lang po sa baha. Okay, hanggang dito lang po tayo. Don't forget po to subscribe, like, and share. Maraming salamat.